So, yun guys, magandang hapon. Umaga pala, sorry. Yan. Good morning guys. Welcome back sa 3G Shop. Yan. Maganda ka. Mukha kasing hapon, maulan eh. Anyways, actually, meron lang akong i-share sa inyo guys. Ito, regarding dito sa crown ng PRO-PW-816. Yun. May complaint kasi to sa shop namin. Yung sa online platform. Hindi ko nababanggitin. Hindi ko nababanggitin kung sino yung customer. Ngayon, nagko-complain siya. So, gusto niya i-return yung item. Kasi yung tunog daw is more on instrumental. Hindi mo lang na-reach yung tunog na deep bass ng isang woofer. So, maybe he's looking for subwoofer. But actually, based on the video po na sinend niya doon sa dispute request, yeah, sa complaint, pangit nga yung tunog actually. Possible reason kasi doon yung enclosure, I mean yung box. Then pangalawa, yung kanyang possibly yung kanyang amplifier is hindi match o hindi tugma dun sa required output para mailabas ng speaker yung kanyang capacity. Yun. So ngayon, ito, papakita ko lang sa inyo guys. Bali ito yung item, to be exact, PRO-PW-816, 8 inches, 160 watts. So, yun ang issue niya kasi, tunog instrumental daw. Kaso, kaya kami nag-dispute dahil sinabi niya na mismatch, hindi match yung specs dun sa item at hindi din credible yung mga ratings. Siyempre, din tayo nalungkod kasi at hindi natin kahayaan na ganun lang yung gagawin na i-discredit niya yung mga ratings, which is para sa mga nauna nag-order, satisfied sila dun sa tunog ng item na in-order nila, diba? Saka hindi naman madali kumuha ng rating sa mga ganyang products kung hindi maganda yung iyong servisyo, di ba? So, yun. Yun lang naman. Hindi lang naman tayo papayag na kasibihin niya na not credible yung ratings ng ibang buyer, di ba? Unfair naman dun. Kasi sila na-met naman yung expectation nila dun sa speaker, sa woofer na in-order nila, maliban lang dito sa isa na ayun, kinukomplain niya nga lang na more on instrumental tunog kesa sa wala man lang daw bass. Yun ang term doon. So, yun, ipapakita ko lang dito sa video ngayon, sound check natin kung yun ba talaga. Bali, eto pala yung gagamitin natin is yung pang subwoofer box, pero pang 8 inches yan, L4.5. So yun, para lang makita nyo na kasi baka madaanan nyo yung shop namin, makita nyo yung kanyang rating. So nag-rate yata siya mga 2 star, ata 2 star yata o 3 star, dahil ano daw, yun nga yung sinabi niya doon, kung ano yung sinabi niya doon, yun din yung complaint niya actually, na not credible ang ratings at hindi siya woofer. Yeah. Sa tinagal-tagal na ng crown, hindi discredit niya yung brand. Actually, wala na, kung ang issue niya lang is hindi na-met yung kanyang expectation dun sa speaker at nag-request siya ng return, wala problema, right away i-accept naman yung refund, yung return and refund. Kasa kasi, ayun, sasabihin niya na hindi credible, hindi pwedeng gaganon lang kasi, di ba, kailangan natin pagtanggol din yung item
And pati yung mga buyer na nauna kumuha na yun, satisfied sila dun sa speaker. Possible kasi dun sa kabilang shop din naman namin, may nagtatanong din kung legit daw ba na seller, di ba? Tingin ko kasi nagkakaroon ng issue ngayon yung previously merong na-raid sa Maynila, somewhere in Maynila, na seller. Tapos, mga bato, yun naman. Tingin ko damay-damay yun. Pati yung mga lihiti mo na seller, parang doon, hindi mo din naman masisisi si buyer. Kasi syempre, nag-i-spend sila ng pera para dyan. Tapos maluloko ko lang. So, yun. Problema ngayon, damay-damay. Pati si mga kami, mga lihiti mo na seller, nalasaka. Ayun, napanggit ko na tuloy. Sa kamila, sabi niya, na-discredit dahil dun sa issue na yun, which is, though, hindi naman namin problema yun, actually. Kasi, may mga based naman sa experience ng ibang mga nag-customer natin. So, sila na yung mag-proof na yung legitimacy ng ating shop. Yeah. Ng ating products, of course. Saka, crowd niya at concert, diba? So, tinigil-tagil na nila sa industry. Diba? Pagdududahan mo ba yung mga quality niyan? So, yun. Yun lang naman. Just sharing lang naman ng thoughts regarding the experience from our one of our customer who claiming the request refund and return. Of course, wala sanang problema doon. And we can accept naman yung kanyang request. Kaso lang, yun kasi, ang issue niya kasi, I mean, ang problema kasi, is hindi na lang mag-discredit ng iba para lang makuha yung gusto niya, diba? Wala nang problema eh. Kamali siya ng nabili or hindi, sige fine, hindi na-met yung item yung expectation niya as pang deep bass. O yun. So, dapat sabi na lang siya in a nice way naman, hindi sa ganung bagay niya tungkol doon na hindi totoo yung mga ratings natin, diba? Sobrang unfair naman para doon sa iba. So yan, masyado na akong maraming pinagsasabi. Ikaw sir, baka may nasasabihin ka? Wala kang sasabihin? So yan guys, yan, babalik tayo dito sa speaker. Yan, yung testing na natin. Wait lang, tumawa na. So, ito na, i-setup ko na siya. Manghihiram tayo, ayan. Credit to the owner. Ayan, credible na naman tayo. Credibility. So, pahiram tayo ng music ni June Music Center. Pahiram lang po kami, sir. Ang subject. Bali, ang gagamitin pala natin ang amplifier, ayan, yung Kevlar na ano. Kevlar GH7 Pro. Kasi, yun. Di ko kasi pwedeng i-attach yung video din ng sample na kino-complain niya na wala nga naman talagang base. So, yun. Yung possible reason lang naman doon is baka yun nga, yung wattage ng amplifier is hindi ganun kalakas para mabigay niya yung base na requirement niya. So, yun. Anyways, testing na tayo, guys.
dikit yata ito? Oo, bakit? Mali ka ng dikit? Kaso mali ka ng dikit nga. Ano na lang sir? Mali ka ng dikit. Dapat pahiga yan eh. Pagano'n? Ade, ito na, medyo nasali lang sa ating usapin. Mali ka ng dikit eh, dapat dito yan. Anyways, naka-double naman eh. Actually, triple bubble wrap pa yan. Tapos naka-double box pa. So, safe naman siya. Safe na safe actually. Siyempre, we want to avoid the issue regarding on the shipment. Kasi alam mo naman, sa mga online transactions natin, so hindi natin may iwasan yung damage yung item sa shipment. So, sa amin, bago umalis yung item, syempre, we make sure na hindi mangyayari yun. At, para syempre, satisfied si customer pag natanggap niya yung item na maayos at safe ang item. Kaso, ito, yun, may issue nga. Balik tayo dito. So, yun, narinig niya naman, di ba, yung bass. Syempre, since woofer yan, may boses, instrument, at may bass, di ba? Anyways, so, just sharing lang naman. Salamat sa panonood ng